akong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punda. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Inang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Mang na ang taong yaya, salamat, salamat Panginoon. Mang na ang taong yaya, salamat Panginoon sa iyong punda. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Naririto handa kami
magalaka. Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapumunan. Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus Kristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihingi namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay maamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father George Peligro, OIR. Magsitayo po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating awit pambungad, ating sinabi na ang ating Panginoong Diyos ay hindi tatahimik hangga tayo ay lumaya. Dapat hindi tayo mangamba. Pagdiwang natin ang ating Eucharistia at ipanalangin po natin na naway madagdagan ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Dahil sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapangyarihan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasampagan tayo sa dakilang kamalagian. Panginoon ang Diyos ay iyang lagi, Amang makapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, buntong na ng Diyos o tema, ikaw nag-aalis ang makasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kalinginan, ikaw na nulog-log sa kananang. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa wahatid ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa mga bagay na iyon. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga ninuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag, ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman ng mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon, sami pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos,
ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak at inumin. Poon sa mi pasikatin ang liwanag sa iyong pili. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa mi pasikatin ang liwanag sa iyong pili. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili, alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at Iya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alapin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit, nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad na nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan?
Siya'y binigyan nila ng kaputol na isda, inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Muli po sa ating lahat, sa loob ng simbahan at sa ating mga tahanan, salamat sa inyong pagsama at pagdalo sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya. Good evening po sa ating lahat at sana po sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng Eukaristiya, palakasin pa ng Panginoon ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Mga kapatid, nabanggit po na itong linggo natin ngayon ay pangatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa simbahan po natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, iisa lang po ang mensahe kapag nandito po tayo sa panahon ng muling pagkabuhay. Ang mensahe lang po natin ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Alam nyo, sa ating pagdiriwang, kinakanta po natin ito. Pinapanalangin po natin ito sa aklamasyon. Kaya sa panahon ng ating liturhiya, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sa isip, sa puso, punuin po natin ng mismong galak mula sa Panginoon. Dahil nalampasan po ng Diyos ang kamatayan, nilupik ng Panginoon ang kasalanan, at binigyan pa tayo ng karagdagang buhay. Yung buhay po natin ay hindi lamang para sa mundo, kundi ang buhay natin ay lampas pa dito sa mundo. Bakit po nangyari iyon? Dahil mismo nga ating Panginoon ang may-ari sa ating buhay ay hindi bastang namatay. Siya po ay muling nabuhay at siya'y babalik sa wakas ng panahon. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas na nagpakita ang ating Panginoon sa mga alagad. At binuksan ng Panginoon ang kani-kanilang isip. At sino ba namang hindi nangangailangan sa atin na mabuksan ang ating kaisipan? Lahat po nag-uumpisa sa ating kaisipan. Kaya paulit-ulit sa mga ebanghelyo natin na sinasabi na dapat malinis at maliwanag ang ating kaisipan. Alam po natin sa panahon natin ngayon, napakahirap magkaroon ng maliwanag na pag-iisip. Napakahirap magkaroon ng malinis na pag-iisip. Kasi kung kahit saan-saan ka pupunta, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung naririnig mo, kung ano yung napapansin mo, kaya sa isip lahat,
Naguguluhan tayo. E dito sa Ebanghelyo natin, pinaalalahanan po tayo, hanggat may duda ka, hanggat nag-aalinlangan ka, hanggat ang isip mo ay magulo, naku, walang mangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, hingiin natin sa Panginoon yung tiwala. Naku, kapag may tiwala po tayo, ang buhay natin mas masarap. Kapag may tiwala ka, mas makakilos ka. Kapag may tiwala ka, ang ganda ng iyong pakikitungo sa kahit kanino. Lalo-lalo na sa Panginoon natin. Kaya makita nyo sa mga ebanghelyo natin, ang tinatanggal ng Panginoon yung duda. Yung pag-aalinlangan. Kasi kung ano, gaano kaganda yung tiwala kung mayroon ka sa isip at puso, ganun din kasama ang duda. Masobra pa masama ang duda kaysa kung ano-anong sakit. Kasi alam naman natin yung duda, ugali ng isip yan eh. Mamaya, pupunta na yan sa ating mga puso. Posible ba ang buhay natin na walang duda? Mahirap yata. Sino-sino ba naman sa atin na walang pagdududa? Bakit ba ang tao nagdududa pa? Malaala ko nga eh. May mga magulang, bata pa lang yung kanilang mga anak, parang tinuturuan ng magduda eh. Sa halip na turuan magtiwala, sinasabi, anak, pag may nagbigay sa iyo ng pagkain, huwag mong tanggapin. Baka mamaya kung anong pagkain yan. Eh maliliit pa lang, nandoon na yung duda. Kaya alam nyo naman, yung duda, mga hadlang yan eh. Yun yung nakakasira ng mga tulay. Kasi yung pagdududa, sinisira mo ang ugnayan sa mga tao, sa Diyos. At ang malala doon, yung duda na yun, sinisira yung iyong sariling sistema. Kaya makita natin sa ating mga ebanghelyo ngayon, ang nais ng Panginoon sa atin mananalig sa Kanya. Magtiwala pa sa Kanya. Kaya ito yung panalangin natin, Panginoon, dagdagan mo pa kung ano mang tiwala mayroon ako sa iyo. Sana po eh, kung titimbangin natin yung duda natin at saka yung tiwala natin, huwag namang nasa ilalim yung tiwala. Yung duda, super taas. Kasi kung yun ang nangyayari, sabi nga natin, lahat ng mga sistema natin, mapunta sa masama. Kaya sana po eh, ang panawagan ng ating ebanghelyo na magkaroon pa tayo ng tiwala sa Panginoon, lalakas at lalakas sa atin. Di bali na kung mayroon tayo mga iilang pagdududa, kasi hindi naman natin alam ang lahat, pero sana maintindihan natin kung gaano kahalaga ang magtiwala sa Diyos, sa kapwa, at sa sarili. Ang alam ko po eh, kapag meron kang tiwala sa sarili, mas madaling magtiwala sa kapwa. At ganun din, ang tiwala mo sa Diyos ay malakas
Pero kung gaano naman kasama ang duda, kung may duda ka sa sarili, ay pagdududahan mo na ang lahat. Kaya sa linggong ito, ito po yung ating panalangin. Panginoon, buhayin mo uli ang aking sarili. Ikaw ay muling nabuhay, naway sasama ako sa iyong muling pagkabuhay. Tanggalin mo kung anumang duda meron sa aking isip, sa aking puso, sa aking buhay. Tanggalin mo kung anuman aking pag-alinlangan. Ang importante, ako ay magbigay buhay sa kapwa ko. Kung ano yung buhay na natanggap natin mula sa Panginoon, buhayin natin ang ating kapwa. Ito po yung mensahe ng ating liturhiya sa linggong ito. Ang ating Panginoon ay muling nabuhay, tanggapin natin ang karagdagang buhay, pero ang misyon natin, magbigay buhay din po tayo para sa iba. Ang magbigay buhay para sa kapwa ay yung nagmamahal ka, tumutulong ka, nagtitiwala ka, upang sa ganun, palakasin natin ang ugnayan sa simbahan, sa sambayanan, sa lipunan, at lalong-lalo na ang ating ugnayan sa Panginoon Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang wag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambayin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, isisiawit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ng upunan, waka niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabuti ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa hili ay inihain, bilang pagkain inuti, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapad at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo-lalo na si Valerio at Nicolasa. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, mga apostol, San Agustin, at lahat ng mga banal mo ay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri si Krangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin Diyos, payag natin ng lakas loob. Namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa lalang itayloy sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalata at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito mga kapatid ang ating Panginoong Jesus, ang muling nabuhay at napakilala bilang Diyos sa paghihati-hati ng tinapay. Mapalad tayong lahat ng niyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po natin gawin ang huling pagbabasbas para sa ating parokya, para sa ating mga kapatid, kunting anunsyo lang po tungkol sa ating mga schedule ng misa bukas Linggo. May nakalagay sa Facebook, pero ang sa umaga po, yung ating dalawang misa alas 6 ng umaga at saka alas 8. Dalawa po yun. Tapos sa hapon, magkaroon din tayo ng dalawang misa. Ang una sa hapon ay alas 4. Susundan ng alas 6. So alas 4 at alas 6. Para bago mag alas 8 ng Corpio, malamang natapos na po tayo. So, patuloy po yung ating mensahe sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isa lamang ang dahilan bakit muli siyang nabuhay. Para po magkaroon tayo ng karagdagang buhay. Kaya alagaan po natin ang ating sariling buhay at sikapin natin na magbigay buhay para sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.